Ako po si Brother Mario Tejones, nasave po ko year 2014. Nasave po ko hindi dahil sa mapanghikayat at matatamis na salita. Nasave po ko dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kadahilanan po na nagkaroon ako ng sakit. Ang aking karamdaman ay insomnia, nervous breakdown, anxiety, depression, dahil sa drugs. Ako po ay salot ng lipunan. Sa murang edad, natuto na po akong mambabae, uminom ng alak, manigarilyo, at mag-take ng ipinagbabawal na gamot. Doon po ako natutong magbisyo sa dako ng payatas, na kung saan ang aking bilabid mama ay maingay po siya. Nager po kasi siya. So, parang naiirita ako. Ginawa ko po, lumayas ako. Nakakala ko magiging maganda na ang buhay ko. Subalit, hindi po pala, lalo ako lumala. Napunta ako ng dako ng Maynila, na kung saan ang aking bilabid pinsan ay isa palang drug pusher doon. Noong mga time na yon, halos walang patid ang pagtitake ko na ipinagbabawal na gamot. Umaga, tanghali, gabi, halos buong araw, yun po ang aking pagkain. Pagdating ng isang araw, ako po ay na-overdose. Ako po ay na-confine. Talagang hopeless na po ako ng mga time na yon. Akala ko katapusan ko na. Hirap na hirap ako ng mga time na yon. So, nung after 1 week, pinalabas na po ako ng ospital. Doon ko po hinanap ang totoong Diyos na makapagbabago sa aking buhay. Iba-ibang reliyon po ang aking pinuntahan. Hanggang sa ako po ay nagkapamilya at nagkaroon na rin po ng trabaho, nandun pa rin yung bisyo ko. Walang kapayapaan sa puso't isipan. Nandun lahat. Drugs, babae, sugal, alak. At isang araw, ako po ay nagkaroon ng karamdaman dahil yun po ang way niya para makilala ko po siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. May dalawang mananampalataya po. Nakasamahan ko sa trabaho na nabahagian po ako ng kabutihan ng Diyos. Ang sabi sa akin, Mario, subukan mo dito ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagpapagaling ng kahit anong karamdaman at nagbabago ng buhay ng tao. Subukan mo at walang mawawala. Nung mga time na yun, linggo po nun, that was December 21, 2014, dumalo po ako sa gawain ng Mahal na Panginoon sa dako ng Amoranto. At nung pagdating doon, para akong kakaiba na di kong marawari eh. Pumasok na po ako doon. Talagang iyak po ako ng iyak ng mga time na yun. Mula sa papuring awitin, talagang ibinuhos ko yung luha ko. Wala akong pakialam sa mga katabi ko. Hanggang sa, yun nga po, yung altar call. So, pinalapit lahat ng mga baguhan. Pinababa po kami. Doon po, nung nag-altar call, walang tigil pa rin yung luha ko. Iyak ko talaga. Yung pala yung presensya ng Mahal na Panginoon. So, nung after that, pagkatapos ng altar call, after ng service, nag-decision po ako na magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Umuwi po ako na may kagalakan, galak na galak po ako. At ako po ay nagpatuloy. Sa aking pagpapatuloy, yung karamdaman kong anxiety, nervous breakdown, depression, unti-unti pinagaling ng ating dakilang Diyos. At ako po ay nagpatuloy. Dalo po ako ng dalo sa gawain ng Mahal na Panginoon 3 times a week. Kahit sa Bible study, Thursday, Saturday, dumadalo po ako dahil na-first love nga ako sa Mahal na Panginoon. Sa aking pagpapatuloy sa paglilingkod ko sa Mahal na Panginoon, lahat ng aking mga bisyo, inalis ng ating dakilang Diyos. December 12, 2016, 5 o'clock in the morning, papasok na po ako sa trabaho. Family driver ako before. At ang ibang lingkod ay taga Malabon. Nagtatrabaho po ako sa dako ng New Manila. Doon po ako pumapasok. Pabiyahe na po ako. So, dito po ako dumaan sa Banawe. Along Banawe. Yung mahabang Banawe dyan. So, nung binabaybay ko yung Banawe, pagdating ng intersection ng Mauban Street, along Banawe, may motor na nag-stop. Kasi kasunod ko siya eh. Ang mga time na yun, December, madilim pa na yung mga time na yun. So, parang hindi ko siya napansin. Nung mag-i-stop siya, hindi po siya nag-signal ng left turn.
hindi po siya nag-signal, nag-stop po siya eh. So ako naman, nasa likod niya. Nung sasalpok ako sa harapan niya, parang nabulaga ako. Hindi ko napansin dahil medyo madilim. Nung sasalpok ako, kinabig ko sa kanan. Pagkabig ko sa kanan, yung manubela na kaliwang manubela, tumama doon sa may huling bahagi ng kasunod kong motor na kung tawagin ay GB box. Doon po tumama yung kaliwang manubela ko. At nung nagwigil-wigil na ako, ako'y tumilapon. Sa akin pagtilapon, nauna po yung likod ko, tumama doon sa semento. So nung pagtilapon ko, nauna yung likod ko, saktong-sakto doon sa may Mauban Street, doon po ako tumilapon. Di inaasahang pangyayari, may paparating na Pajero. Buti ka mo yung helmet, hindi natanggal sa ulo ko, nanatili pa rin siya. Pagbagsak ko, dumating yung Pajero, hindi ko talaga inaasahan yung sasakyan na yun. Umailalim ako. Saktong-sakto yung ulo ko, kumalso sa gulong ng Pajero dahil magpo-pull stop siya eh. So pag pull stop niya, hindi niya napansin na may tao. Noong mga time na yun, akala ko, as in, akala ko patay na ako. Pero dahil ang Diyos ng Jesus meron kasi ay nagliligtas sa kanyang mga anak, talagang napakabuti nating dakilang Diyos. May isa akong naalala, kasi palagi ako nakikinig ng preaching ng mahal na pastor na sa oras ng kagipitan, sumigaw ka lang ng Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Paulit-ulit ko yung binabanggit. Nung habang binabanggit ko yung Hallelujah, praise the Lord, in a few seconds, kasi imagine yung ulo ko talagang nandun sa, naiipit na. So, nung naiipit na yung ulo ko doon sa gulong, puti ka mo, hindi na yung helmet, hindi nabasag. Kung nabasag yung helmet, pati yung ulo ko, pisa. Pero napakabuti na ng pinakamamahal na Panginoon. After that, habang nag-Hallelujah, praise the Lord ako, Hallelujah ako ng Hallelujah, praise the Lord, habang naiipit yung mukha ko, umatras yung Pajero. Pag-atras ng Pajero, bumaba yung may-ari, sinilip ako sa unahan. Pagpunta niya sa unahan, nakita niya, nandoon ako. Sabi niya sa akin, Brad, ikaw pala, pasensya ka na hindi kita nakita. Akala ko kasi may malaking bato na kumakalso sa gulong ko. Hindi niya alam, ulo ko na pala ang kumakalso doon sa gulong ng Pajero. Kaya noong mga time na yun, talagang napaiyak ako. Pinilit kong tumayo, lumuhod ako. Tinaas ko yung dalawang kamay ko, bagamat may mga nakakita sa akin. Nagpasalamat ako sa Mahal na Panginoon. Sabi ko, Mahal na Panginoon, maraming salamat, Mahal na Panginoon. Maraming salamat, Mahal na Panginoon. Lagi ko po yung sinasabi. So, nakita ng barangay Tano doon na may pangyayaring aksidente. So, nag-rescue na agad sila. Kinuha yung lisensya ng motor, pati yung Pajero. Kinumpis kanila. Tapos dinala na ako ng driver ng Pajero dun sa orthopedic. Eh malapit lang naman kasi dun. In-X-ray ako. Kasi dito, may tama na rin dito ko eh. Naipit na rin to eh. Gulong ng Pajero, dito tsaka yung ulo ko talaga halos naipit talaga yan. So in-X-ray po ron. Yung balakang ko, in-X-ray. Yung kanang balikat ko, in-X-ray. Hindi kalooban ma-X-ray yung spine ko. Kasi akala ko, yung pag in-X-ray na yung balakang, lahat na makikita. Na-X-ray lang yung balakang tsaka yung kanang balikat ko. At nakita sa X-ray, negative naman, wala namang fracture. Okay na, akala ko okay na eh. So, umuwi na ako, hindi ako nagpa-combine. Umuwi na ako kasi negative eh. Akala ko okay na lahat eh. Pag uwi ko, kinabukasan, hirap na ako. Tumawag yung boss ko. Sabi sa akin, Mario, ipa-X-ray mo yung likod mo, yung spine mo. Baka may fracture ka, baka may bali yan. Tinunod ko yung boss ko. Doon sa malapit sa amin, sa hospital, nagpa-X-ray ako. At doon, nung ma-X-ray, nakita po sa X-ray, lumbar to compression fracture. Sa madaling salita, may fracture ako. May bali. So, sabi ng doktor sa akin doon, bumalik ka sa orthopedic. Kasi doon, eksperto sila sa mga buto eh. Bumalik ako doon. Nung pagpunta ko roon, nagpa-check up ulit ako. Pinakita ko yung X-ray na dito sa malapit sa amin na lumbar to compression fracture. Di pinakita ko yung X-ray. Sabi sa akin ng doktor doon, ipa-MRI kita para makita yung ano talaga ang lagay ng buto mo. So nung pina-MRI ako sa
sa Chinese, doon ako nagpa-MRI. So, after magpa-MRI, yung result, dinala ko ulit doon. So, binasa ng doktor. Alam niyo po, yung ang spine pala natin, may mga puwang na ganyan. So, sa akin, napitpit. At talagang may fracture ako, tsatas napitpit pa. Kaya hirap na hirap ako ng mga time na yun. Ito sabi sa akin ng doktor, humanda ka, Mario, ng 200,000. Kasi more or less ganun ang pag inoperahan tayo sa spine, ganun ang singilan, 200, 300,000. So, humanda ka, baka operahan kita. So, bilang tao, andun yung takot ko. Kasi mahirap ma-operahan sa spine. Kasi alam niyo po, ang isa sa pinakamahalagang buto natin yung sa parte ng buto natin yung spine eh. Konektado sa utak yan eh. Natakot ako. Bilang tao, nandun yung takot ko. Pero pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon na mag-fasting. Alam ko, yung mga dito sa Jesus Miracles Kid nga, lahat, di ba? Mga bedridden, mga wala ng pag-asa, pinapagaling ng mahal na Panginoon. So much more yung sa akin. Habagan ng mahal na Panginoon, ako po ay nag-fasting ng 2 meals, 2 meals fasting ng 22 days. Bagamat may tama ako. Pero nandun yung kapangyarihan ng Diyos eh. Habang nag-2 meals fasting ako, patuloy niya akong pinapalakas. So after ko mag 2 meals fasting ng 22 days, bumalik na ako sa orthopedic kasi check up ulit eh. Ngayon, ipa-X-ray nga ako ulit. Pag walang nangyari doon sa X-ray at hindi nagbago, operasyon. So nung in-X-ray ako doon, after ko makita yung result, anong himala ng mahal na Panginoon? Nag-negative po siya. Sabi sa akin ng doktor doon, Mario, hindi ka na maoperahan kasi nag-healed, nagdugtong yung spine mo. Yun ang pinakamalaking himala sa akin ng mahal na Panginoon, hindi ko makakalimutan. So, nagpatuloy po ako. Kaparaanan na rin ng mahal na Panginoon yung kasi ang mama ko, hindi po talaga naniniwala sa gawain ng mahal na Panginoon. May karamdaman po siya. Ang sakit niya po, hypertension, sakit sa puso, high blood. May maintenance po siyang gamot. 4 na tablet, lifetime niya pong iinumin yun. Sabi ko, ma, subukan mo dito sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang Diyos dito nagpapagaling. Walang iniinom na gamot. Subukan mo na. Wala namang mawawala. Ang sagot ba naman sa akin? Anak, pare-parehos lang na may Diyos. Huwag mo na ako idamay dyan. Ipanalangin mo na lang ako. Eh, ang panalangin ko, makilala niya ang Diyos na pinaglilingkuran ko. Mahirap mo makonvert yan eh. To cease to believe sa kanila eh, di ba? Bago mo makonvert sila, kailangan may makita mo ng himala. At sa pagkakataong uyon, yung nangyari sa akin nga, na aksidente ako, pinag-ingatan ako ng mahal na Panginoon, doon siya naniwala na totoo pala ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Siya po ay sumama. Sumama po siya, Linggo po, Sunday service po noon sa dako ng Amoranto. At siya po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. After niya mababtize, gradually po, yung sakit niya sa puso, high blood, hypertension, pinagaling ng ating dakilang Diyos. At yun po ang pagpapala ng mahal na Panginoon sa kanya. At hindi lang po yun. So, nagpatuloy po siya. Dalo po siya ng dalo sa mahal na Panginoon. 40 years po siyang change smoker. Naninigarilyo po siya. Nung nagpatuloy siya sa pagdalo sa ating banal na gawain, gradually din yung paninigarilyo niya, inalis ng mahal na Panginoon. At salamat sa mahal na Panginoon at kasama ko na siya ngayon, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Minsahe ko lang po sa mga kababayan natin na nanonood, nandito po ang tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Dahil dito ko po napatunayan na ang Diyos ay buhay. Dito po nagpapagaling niya ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, naglulutas ng mga problema. Lumapit kayo dito sa Diyos na totoo, sa Jesus Miracle Crusade. Kayo may mga problema, lulutasin ng mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade. Kung kayo may mga karamdaman, 100% pagagalingin ng mahal na Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kung kayo may mga problema, mga suliranin, lulutasin ang ating dakilang Diyos dito sa gawain ng mahal na Panginoon. So, natdalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastol, Willie Estrada Almeida, ang huling propeta sa ating kapanahunan. Kaya po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po lamang. Kayo ba'y may karamdaman katulad ng cancer, AIDS, diabetes? Mga karamdaman na wala ng kagalingan, ilay, hulag o pipitbingi? Kayo ba'y marijuana addict o drug addict? Kayo ba'y may problemang pampamilya o iba pang mabibigat na problema?
Nais ba ninyo magkaroon ng kagalingan, kalutasan sa mga problema, kapayapaan at kagalakan sa puso't isipan? Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry Marilao Outreach 30th Church Anniversary and Spiritual Revival Crusade na gaganapin sa JMCI Marilao Venue, Dulo, T. Mendoza Street, Saog, Marilao, Bulacan sa November 27 mula alas 10 ng umaga. Iniibig kayo ng Panginoong Jesus. Kayo'y kanyang pagagalingin at lulutasin ang inyong mga problema sa pamamagitan ng panalangin ni Evangelista Will D. E. Almeda. Ito po ay libre.